Anan, maganda-maganda kumaga po sa inyong lahat. Siyempre, ha, huwag kaligtaan yung mga driver ngayon dyan, ng mga school service. Ha, sukay tayo pala noon, Engineer Mariscotes. Mga security guard sa mga eskwelahan, mga teacher, mga manong, mga manang na mga eskwelahan, mga janitor, janitress. Good morning! Aha, ano ba? Oh, bueno. And magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, madaling araw, magandang hating gabi sa mga kababayan natin na sa nasa iba yung dagat. Kasi yung mga tiga Canada, sa Vancouver, Toronto, New York, Florida, ay alas 10 ng gabi ngayon doon sa kanila. Alas 10 ng gabi. Oh, 12 hours ahead. Sa mga tiga California naman, San Francisco, San Diego, Las Vegas, Reno, alas 7 ng gabi. So good evening sa inyo. Sa Australia naman, good afternoon. Alauna ngayon ng hapon sa Australia, pati sa Switzerland, sa New Zealand. Sa Saudi Arabia naman, magandang madaling araw po sa inyong lahat. Well, actually, alas 4 ng umaga ngayon doon. Magandang madaling araw dyan sa mga tiga Saudi, tiga Dubai, Kuwait. Gaya na rin, sama man yung mga tiga England. Alas 3 ng umaga. Good morning sa mga tiga Italy, mga tiga France. Good morning. Kompleto na. At syempre, mga tiga outer space, kung ano mang oras na dyan, maganda na lang. Magandang araw. Siyempre. Oy, tawa ka ng tawa, Engineer Anakta. Yung mga nasa space station ngayon, o mga space shuttle, bahala na sila kung hindi tayo maintindihan. Dahil mga Amerikano at mga Ruso yun. Sana yung baka maintindihan ako. Yung salita kong Arabo, nasana ba yun? Hindi, baka ako. Maka nakaintindi. Baka sabi, minumura ako ng hayop na ito. Imbis na batiin. Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito ang pag-uusapan natin, bayan, ngayong umaga. Aba ay akalain ho ninyo. Mayroon daw konting problema dito sa federalism. Ha? Since pinag-uusapan itong federalismo, yung kanta na ano ba yun? Yung PPD-realismo. Since pinag-uusapan ho ito, abay, meron talaga hong konting problema pala. Hindi lang po dahil sa kanta ni Asik Moka. Asik Moka, good morning ma'am. Ha? Sa bagay, magaling na strategy yung ginawa mo. Napansin tuloy ng mga kababayan natin. Pati mga walang kaalam-alam, ngayon, alam na kung ano yung federalismo. Oo. Kagaya nung kusinera namin, grade 6 lang ang inabot. Sabing ganun, ano ba yung federalismo? Narinig, nakita ko sa Facebook si Ma'am Moka, nagsasayaw-sayaw, sir. Na tinuturo-turo yun. Sabi ko, nagagalit yung tao. Bakit po ba nagagalit? Sabi ko kasi, federalismo. Ano po ba yun? In-explain ko. At least nakuha ni Asik Moka ang atensyon ng mga walang interes sa federalismo. Ngayon, namulat na sila sa katotohanan. Kayo naman ang mga pinagtatanungan ng mga hindi kaalam, paliwanag ninyo na maayos yung federalismo. Pwede ba? Anyway, speaking of federalism, naku bayan, medyo bad news so ito. Sabi po ng mga economic manager, mga tactician, mga planner ni Pangulong Duterte, sina Secretary Dominguez ng Department of Finance, sina Secretary Pernia ng National Economic Development Authority, ay nagsabi, pag tinuloy ang federalismo, baka magkawindang-windang ang build program ng Pangulo. Really? Baka medyo masira ang ating credit standing. Yung pagpapautang sa atin, baka medyo hindi muna tayo pautangin. Ang dahilan, yung mga constitutional experts natin na bumubuo dyan, pinag-aaralan yung federalismo,
mukhang hindi na pag-aralan Engineer Anacta at Engineer Maris Cotes yung economic implication. Eh, pag ginawa mo palang federalismo, bawat region bibigyan ng gobyerno ng budget. May mga budget. Imbis na kumita ng, di ba, lahat tayo may kita, makikihati yung mga region na yon sa gobyerno. So kung kunwari, ang kailangan national budget ng gobyerno is 3 trillion. Pag nag-federalismo na, hindi na 3 trillion. Dahil yung mga, kunwari, yung Mindanao region, kukunin ko na yung kita ko, ha? Ito yung sa'yo. Yung kunwari, Northern Luzon region, kasi maging region by region na tayo, kukunin na namin ito, ha? Yung aming share. O ganun. Paano ngayon mabubuo ng gobyerno yung kanyang national budget kung babawasan na? Kung dati, rekta, kinukuha ko yung, kunwari, kayo, mga sales agent ko, abi na yun, pinagbentahan mo dyan, Tomas, engineer, abi na, kukunin ko lang. At bibigyan ko na lang kayo. Ito yung commission mo, 10%, ikaw, 15%, matibat. Pag naging federalismo, hindi na ganun yung bawat region, yung kanilang kinikita. Kaya sabihin ng region, kukunin na namin dito, bossing, ha, kunin ko na yung kuang ko dito, 30%. Si Tomas, kukunin ko na yung 25% ko. Or 50%. Kukunin ko na yung 50% ko. Ikaw naman, kukunin ko yung 50% ko. 50-50. Paano mamubuo yung 3 trillion natin? Paano yung mga pasweldo natin sa mga pulis, nasyonal, mga AFP? Yung mga kalsada na pinapagawa ng DPWH, sino magpapagawa noon? Gobyerno pa rin, national government. Yun ang sinasabi. Mukhang hindi naisip ng mga ating mga constitutionalist yung nagpapaplano nitong federal form of government. Mukhang hindi naplano ng mabuti pa. Ayan po ang base na rin sa sinabi, hindi po si Erwin Tulfo ang nagsabi niyan bayan, kundi si Secretary Dominguez ng Department of Finance, kundi si Secretary Pernia ng National Economic Development Authority. Mukhang magkakaproblema tayo. Ang una magiging problema ang impact ramdam natin, yung pagpapautang. Baka hindi na tayo pautangin ng ibang bansa. Entonces, pag hindi tayo pinautang, maantala ang mga proyekto ng pamahalaan. Yung build ng Pangulo, baka maantala. Yung build, entonces, na makakatulong sa employment, mawalan tuloy ng employment. Iyon. Mamaya, bayan, mag-i-interview tayo para mas maliwanagan ho kayo. Oo. Ito mismo po, hindi po ito mga dilawan na nagsasalita, bayan. Hindi po ito mga mga sinong kulukoy. Ito yung mga economic adviser ng Pangulong Duterte. Mukhang hindi yata naisip kaagad nitong mga constitutionalist natin. Alright? Pero mamaya ho, pag-uusapan natin, himayin ho natin na mabuti ho yan, ano? Para sa inyong kaalaman. Importante ho ito. Ako ho, kung ako tatanungin nyo, gusto ko po ng federalism. Gusto ko ho. Hindi sa ayaw ko. Gusto ko. Ha? Para talagang magkusa. Para sa Amerika. May competition yung bawat region. At saka yung mga tiga Mindanao, hindi na pupunta rito, hindi na tayo magsisiksikan. Dahil may sarili na silang region doon eh. May sarili na silang kapitolyo doon. May sarili na silang pondo. May mga employment, Department of Employment na sila doon. Oh. Hindi na sila kailang pumunta rito magsisumiksik sa Maynila. Hindi na sila magiging informal settler. Dahil doon pa lang, magagawa nila. Kung kailangan nila ng passport, doon na sila kukuha ng passport. Doon na sila kailang pumiksik dito. Kailangan nila ng trabaho, yung region na nila ang magkabibigyan ng trabaho. Ganon yon yung federal form. Entonces, hindi na tayo magsisiksikan dito. Gusto mo mag-aral yung anak mo, may mga eskwelahan din doon, mga state university. Oh, bakit ka mapupunta rito? Sige nga. Yan ang isang reason ng federal government. Bahala ka, ito yung pondo mo, bibigyan kita. O yun, kunin mo na dyan yung share mo. Bahala ka na dyan. Ang problema, mababawasan ng pera ng national government.
Ayan po, isa sa pag-uusapan natin, bayan. Isa pang pag-uusapan natin. Oy, yung mayor ng Balayan, Batangas, si Mayor Emmanuel Pronda, nasuspindi na po ng 9 buwan hanggang eleksyon na ito. Ang kaso, dahil umano sa panghahalay ng 14 anyos na constituent niya. Nabalita na ho natin dito ito, several months ago. Ay, hindi ba ito sa Balayan ginawa akong persona non grata ni Mayor? Ibig sabihin, hindi ako makatungtong doon ngayon. Ngayon, pwede na kasi hindi na si Mayor Mayor. Yung kanyang Vice Mayor, ang siyang acting mayor. Oo. Si Vice Mayor na. So, si Vice Mayor Joel Arada. So, hindi na ako persona non grata. Persona grata na ako. Ay, hindi. Baka mamaya hindi grata, baka mamaya. Persona of interest na ako. Diyos ko po naman, baka maging person of interest. Huwag naman. Alamin ko muna ay IB, alamin mo muna. Baka mamaya parang persona non grata, maging person of interest tayo. Nevertheless, bayan, ang istorya, si Mayor Pronda ay nasuspindi na ng ombudsman. Administrative lang ito. Pero ang problema, hindi makakilos ngayon si Vice Mayor dahil hindi pa mapanumpa-numpa ng DILG. Ang problema, malapit na magsweldo ang mga empleyado. Sinong pipirma sa voucher? Sinong pipirma sa mga sweldo? Eh, suspindido nga si Mayor Pronda. Si Vice Mayor hindi makapirma. Oh, paano ngayon si sweldo? Di mamumuti ang mata ng mga empleyado ng Balayan City Hall. Oh, mamumuti ang mga proyekto doon. Kailangan doon kasi manumpa muna sa harap ng DILG si Vice Mayor. Eh kaso mo, walang dumarating na DILG. Ang tanong ng mga taga-Balayan, magkano ba ang naging problema at hindi nakarating yung taga-DILG sa Balayan para manumpa si Vice? Isa po sa pag-uusapan natin. Isa bang pag-uusapan natin? Okay. Meron tayong public service pala. Yung Valenzuela General Hospital, yung Valgen. Noong Agosto, si Abby, yung kanyang inay, na inaatake na sa puso, di gumaganong ganun, halos naghihingalo na. Dinala sa Valenzuela General. Sabi ni doktor na nakaupo sa lamesa, nagpipirma ng papel. Sabi, Dok, pakitignan na nanay ko, mahamatay na. Sabi ni Abby, ay na, inatake sa puso. Ilipat niyo yan, puno na kami, ilipat niyo ng ospital. Bastos! Inaatake ho yung tao. Hindi mala sinabi, ay naku ma'am, sandali lang. Nurse, check up niyo yung blood pressure. I-stabilize yung ganito ni madam. Lahat. Namumuti na yung mata ng pasyente. Ang sabi lang, tinignan lang doon ni doktora. Ilipat nyo yan. Wala na kaming kama rito. Bastos! From Valenzuela, mabuti na lang yung 911 rescue ng Valenzuela. Itinakbo siya sa East Avenue. Yung Valgen na yung inutil pa sa Hudas na yan. Pero linawin ko lang bayan ha, kasi tinawagan ko na yung aking kaibigan na si Mayor Rex Gatchalian. Hindi po sa ilalim ng lungsod ng Valenzuela yung Valgen Hospital na yan. Yan po ay ospital ng Department of Health. So tawagan natin si Secretary Duque. At yung doktora na tumanggi dahil nagsusulat daw siya at busy siya, walang iba kundi si Doktora Mary Ann Manuel. Na sinabi niya, yung pasyente, gumaganong-ganon na rin yung nanay ni Abby. Oh. Diyos ko ba, hindi na nangiwi na yung bibig. Tinignan lang doon ni doktora, ay, ilipat nyo, dali, doon sa East Avenue. Wala na kaming kama dito. Doktora, hindi namin pinapa-admit. Ipulpul kaya tayo ito na doktora na ito eh. Sinabi nang may batas tayo pag agaw buhay ang buhay ng tao, tignan mo. Correct ka dyan. Sabihin na natin, granting walang kama, granting walang kwarto. Hindi ko sinabing ipakumpine mo sa ospital na yan. Sinabi ng batas, tignan mo. Utragis.
Talagang wala kayong kadala-dala, ha? Wala kayong kadala-dala, ha? Sus, mabuti na lang na buhay yung matanda. Ay, kailan ba yung nangyari doon sa bata, yung sa Cavite, yung tinanggihan ng apat na ospital? Yung sa Cavite yun. From Tagaytay, bumaba sila ng Dasmariñas, ang tumanggap yung La Salle University Hospital. Pero patay na, dedo. Ngayon, ito mabuti, tinanggap ka agad ng East Avenue. Yung Valenzuela General, nai-stroke na si nanay, hiwi na yung bibig, nakita ni doktora, hindi makahinga na namumuti na yung mata, iyak ng iyak yung anak. Dalhin nyo sa kuan. Tinignan daw. Ay, wala kaming kama, dalhin nyo sa kuan. Sa ibang hospital kasi wala kaming kama. Hindi ko alam kung ikaw ay doktora ba talaga o doktor ka ng, mabuti pa, maski yung doktor ng aso, pusa eh. Nasa kanilang tungkulin na iligtas ang isang buhay. Doktora kaya yata ng mga surot eh, at saka kuto. Mabuti, hindi nanay ko yung ginanong-ganon mo. Kung nanay ko, ay, may kalalagyan ka. Hindi! Anong ganon? Yung ratsada natin, masinggan. Ay, ganon. Ay, sabi, pag tinanong na imbis, ano na yan? Sabi ko, kuan? Kuan? Drug lord? Hagisan ko ng isang sachet ng shabu. Putragis. Sinabi na nga ng batas na bawal tanggihan ng pasyente. Oo, walang kwarto yung ospital. Pero sabi ng batas, tignan mo muna hanggang sa ma-stabilize mo yung kanyang blood pressure, yung kanyang karamdaman. At saka mo ilipat. Hindi yung tanggihan mo kaagad. Ito mo. Nangiwi na nga yung bunganga ng pasyente. Ngiwi na, Dr. Manuel. Ganun na, oh. Nakaganun na, ngiwi na. Hindi na maigalaw yung kamay. Oh. Tragis. Eh, kasi wala raw kama. Hindi naman kinukumpine dyan eh. I-check upin mo lang. I-stabilize mo. Ako hindi tayo doktor, di ba? Alam naman natin eh. I-stabilize mo nga dok. Pwede naman. May mga panaksak naman sa injection para mag-stabilize lang yung dugo o ano. Tirada mo talaga. Ay, dako. Diyos ko, may dapat sibakin ito. Ay, Diyos ko po. Ay, isa pa akong pag-uusapan natin, bayan. Si Pangulong Duterte, sinabihan niya yung mga pulis niya, tuloy niyo lang yung trabaho ninyo, protektado ko kayo. Pag ito ay gyera tungkol sa droga, huwag niyong pansinin ng mga human rights at lahat-lahat ng mga rights dyan. Kagabi po, isang barangay captain, patay. Kasi mukhang sabit sa droga. Oh. At saka yung mga nagsasabing EJK ng mga pulis, dalawang pulis, lubhang nasugatan. Babae yung isa, nakipag-inkwento, nakipag-barilan na suspect. Oh. Huwag mo sabihin, eh, sabihin ng pulis, barilin mo ako. Nakipag-barilan po yung suspect, sugatan po yung babae, kasama yung babaeng pulis, police woman, may tama rin. Nanlaban yung mga suspect. O pwede ba yung babae, sabihin niya, barilin mo nga ako para masugatan ako. Oh. Mabuti na lang eh, nakaligtas. Dinala agad sa ospital. May tama yung police woman, may tama yung partner niya na lalaki. Eh talagang barilan. Yung mga nagsabi ng EGK, tumihimik na kayong lahat. Totoo itong gyera ng droga ito. Oh, this is a real war, ika nga. Anyway, bayan, ayan ang mga pag-uusapan natin. Oras po natin, alas 10:24. Oh, tsaka ito. Ay, ito na nga, yung encuentro. Oh. Mag-ama na armado ng baril at granada. Pinaputokan yung dalawang pulis, sugatan. Ayo. Ah, sugatan. Babae, lalaking pulis. Kawawa naman. At tapos ito, sa Pasay din, yung kapitan ng barangay, patay. Pinagbabaril siya na riding in tandem. Eh kasi balita, si kapitan sabit sa droga at nasa watch list ng Pangulo. Oh, ayun eh. Ay ko, alam mo nang gagawin. Tumakbo ka muna dyan sa malapit-lapit sa simbang, bumili na mask card. Kunin na lang pangalan itong kapitan na ito. Oras, alas 10:25 ng umaga. Bayan, wag po kayong bibitay. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Alright, dire-diretso tayo, bayan. Oras po natin, alas 10:27 na ng umaga. Good morning!
Okay, pag-usapan ho muna natin itong may konting problema po itong federalism pala, bayan. Hindi po problema dahil doon sa sayaw po ni Asik Moka, ha? Actually, kung tutuusin, mukhang maganda pa nga yung resulta. Dahil pinag-usapan tuloy. Kasi hindi naman pinag-uusapan yung federalismo, eh. Oh. Hindi na pag-usapan, hindi na televise. Oh, di sa Senado pinag-usapan, o sa mga probinsya pinag-usapan, sa mga inuman. Eh dati, ano ba yan? Eh, federalismo, federalismo. O di suddenly pinag-usapan. Malay nyo, strategy ni Moka Uson yun. Mga tirada nyo talaga. Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Oh, baka malay nyo, advertising campaign yun. Anyway, bayan, dito muna tayo ngayon, ha? Itong tungkol sa federalism na ito, hindi po ito mga dilawan na nagsasalita, ano, na hindi naman sa kontra. May konting problema lang ho, kailangan na sinasabi ng mga kaalyado ng Pangulo, mga adviser ng Pangulo, sina Secretary Dominguez ng Department of Finance, si Secretary Pernia, ha, ang sinasabi nila, may konting problema. Itong pag tinuloy itong federalism, ang unang tatamaan yung ating credit standing. Baka hindi na tayo pautangin ng ibang bansa dahil dyan. And entonces, baka maapektuhan din ang ating mga build program ng Pangulo, maaantala. Nasa linya po ng ating telepono si Assistant Secretary Paula Alvarez at tagapagsalita po ng Department of Finance. Magandang umaga, Sec. Alvarez, ma'am. Magandang umaga po, Kuya Erwin. Oo, ma'am, thank you, ha, for picking up our call. Ito nga lang, ma'am, kahapon nga, di ho ba, nasa Senado si Secretary Dominguez at nagpapaliwanag doon sa mga senador. At medyo nagulat ang mga senador na may konting problema pala ang federalism. Okay na yung ibang mga aspeto, pero pagdating sa economics at sa usapang pangkabuhayan, pera, may problema pala. Mukhang hindi pa napaplansya talaga na maayos, Asik Paula. Is this correct? Opo, tama po yun. No? Yung pinanggagalingan naman po ng ating economic managers, lalo na po si Secretary Dominguez, pag pinanood niyo po yung sinabi niya, ang sinasabi po niya, hindi po kasi pa maintindihan ng economic managers kung paano po ba yung hatian ng revenue at saka yung dun sa, syempre, yung sa servicing ng mga debt natin. Kasi po sa ngayon, pag tinignan nyo po yung sa federalism na draft nila, hindi pa po malinaw kung paano, sino po ba ang magpa-fund ng foreign affairs, sino po ba magpa-fund ng defense, sino po ba magpa-fund ng local, yung mga ating police, yung national police, sino po ba magpa-fund nun. So, hindi pa po malinaw. At saka kung titignan ninyo, syempre tayo po yung ating credit standing, depende po yan dun sa, syempre, yung sa flow ng revenue at saka kung paano natin minamanage yung ating finances. So yung current trust, ang sinasabi po nila, hindi po nila maintindihan kung paano po ba aayusin yon yung debt servicing, yung mga ganitong bagay po na on a national scale, syempre, binaplano po ng ating economic managers kung paano ba yung ating finances. Correct. Hindi pa po yun naaayos sa yung sa draft na kanilang pinakita. Oo, kasi mukhang iba yata ang mga aspeto mo nang inayos. Nung tanungin nga si bossing mo, si Secretary Dominguez ni Senator Recto, so what's gonna happen? Ang sagot ni Secretary Dominguez ay nung kinausap niya raw itong mga constitutionalist natin, yung grupo na nakatutok dyan sa federalism, ang sabi daw, tsaka na natin pag-usapan yung tungkol sa economic agenda na yan. Abay, hindi naman mo yata po pwede yan, kasi kailangan sabay-sabay pag-usapan yan. Hindi pwede na when we're there, tsaka natin pag-usapan yan. Delikado ho yun, di ho ba? Opo, tama po yun. Kasi po, lalong-lalo na po ang pinag-uusapan po natin is yung ating saligang batas. Oo. Yung ating constitution, it is something that is above all. Oo. Kumbaga, di ba? So, hindi ka pwedeng, pag napasa mo yung bagong saligang batas mo, yung kongreso, hindi sila basta-basta pwede magpalit-palit ng provisions ng constitution. Mm-mm. So, importante po talaga na ayusin po natin yung economic provisions. Kasi, syempre po, ito po talaga yung, kunyari, politics aside, yung economic aspect po, yun po yung tututukan natin kasi dyan po tayo magsosolve ng poverty, yung paano ba natin na ayusin yung infrastruktura. So ito po yung sa development side. So yun po talaga yung gusto na yung tutukan.
Alright, na-inform na po ba, magkaibigan naman po si Secretary Dominguez at saka si Pangulo, na-inform na po ba ang Pangulo hinggil dito sa problema na ito, sa issue na ito, Asek Alvarez? Would you know? Opo, sa tingin ko po, nadidiscuss naman po nila ito kasi nagkaroon naman po sila ng cabinet meeting kamakailan lang. Uh-oh. Pero sa tingin ko po, hindi pa po yung talagang in-depth. Baka pahapyaw lang po. Alright. It is to further discussion po. And is it true na baka maantala as what Secretary Dominguez and Secretary Pernia saying, baka maantala yung build program or legacy ng Pangulong Duterte dahil dito, ma'am? Opo, tama rin po yun. Kasi po kung titignan ninyo, yung main concept po ng federalism is to divulge, yung kumbaga ihihiwalay mo. Correct. Yung kapangyarihan ng national sa local, kumbaga mm-hmm. yung pati yung aspect ng taxation, mm-hmm. yung revenue, ibababa mo yan sa local. Mm-hmm. So kung lahat po yan is ilolocalize mo, paano naman yung national? Sino yeah, magpapunt yung national project? So yan din mm-hmm. po yung kanilang gustong i-discuss. Asek Paula Alvarez ng Department of Finance. Maraming salamat, ma'am. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Magandang umaga. So yun ang sinasabi ho natin, bayan. Ako ho, kung akong tatanungin nyo, 100, hindi lang dalawang kamay, pati dalawang kapa ako ho, itataas ko. Pabor ho ako dyan, alright? Pero ang sistema, kung ganito naman ho, magkakaproblema naman tayo sa mga credit standing, yung mga build ng Pangulo, abay, kailangan sabay-sabay ho yan. Hindi lang yung isang aspeto, hindi lang yung peace and order, hindi lang yung justice, hindi lang yung separation, pati yung mga economic agenda, dapat pinag-uusapan na sabay-sabay na ho yan. Para pag nilatag na yan, naipasa na sa Senado, Kongreso, isahan na lang ho ang bagsakan dyan. Correct ka dyan. Hindi yung sasabihin na, tsaka na natin pag-usapan yung hatian, yung mga tungkol sa epera, ekonomiya, hindi ho. We have to talk about it now, di ho ba? Kasi pag paano pa tayo, aatras kung napirmahan na ng Pangulo yan. Oh, sige, federal form of government na tayo. Ayun pala, may mga implications. Oh. Sus, Mario Josep. Hindi ho, biro-biro yan, bayan. Di ho ba? Anyway, oras po natin, alas 10:35 na ng umaga. Sa ating pong pagbabalik, itong okay na ba tayo doon sa mayor ng Balayan? Oo. Yung vice mayor na siyang papalit ngayon kay mayor. Oh. Ah. Oh, ito. Yung problema tungkol doon sa ospital. Ay, tawagan yung Department of Health. Maaari niya ba tawagan yung Dr. Manuel na yon? Oo. Aba, yung General Host, Valenzuela General, masermonan nga ito para hindi na tularan ng iba. Sus Mario Josep. Sinabi na nga, may mga batas na nga tayo na nagsasabi, bawal. Pag life and death, may mga tama ng bala, nai-stroke, naghihingalo, i-stabilize muna. Hindi naman sinasabi ng ospera, tanggapin nyo. Sinabi ng batas, i-stabilize ninyo. Huwag ninyong palayasin. Kailangan check-upin ninyo. Tragis, porket ang itsura ng matanda ay mahirap, walang pambayad. Kaya ganun na lang. Siguro ko naka... Ganito na lang kaya bayan ang advice ko sa inyo. Pag nagkakasakit ho kayo or yung inyong mga magulang, bumili kayo sa divisory ng mga fake, ng mga relo, ng mga Rolex, mga diamante. Pasuotin nyo yung nanay nyo o tatay ninyo ng mga Rolex, diamante, lahat. Maski pikendos. Para pag nakita ng ospital, may pansanla ito. Oh! Kasi pag wala kang mukhang butas, dapat pasuotin mo rin yung tatay mo, anak mo, ikaw yung tagadala eh. Ang dami mong mga relos. May pambayad ba kayo? Meron. May ganun. Ay, kasi pag mukha kang pulubi, hindi ka tatanggapin eh. So kailangan utakan din natin itong mga demonyo na ito. Ano ba yan eh? May yun talaga yun. Kunwari, nanay mo, lalo mga nanay natin, tatay natin, lolo, lola, bumili, hiram-hiraman na lang sila. Bumili ka ng diamante para sa panlalaki, diamante para kagaya ikaw, Salome, si inay mo. Pasuotin mo ng mga diamante ng mga galing dyan sa Quiapo. Yung mga tigmi 25 pesos. Kaya nga, lagyan mo dyan, pati kwintas, mga diamante, relo,
na mga Rolex, na mga fake, para pag dinala sa ospital, eh wow, may mayaman ito, may pangbayan, may pansanla. Oh. Kasi pag nakita nila si inay mo, simple lang, naka-duster, siyempre matanda na, di ba? Pero pag medyo naka, may mga alahas, at titignan ka ganda mga nurse, doktor. Wow, pare, bigat! Pag namatay ito, pwede natin kunin itong mga diamante. Bastos! Ay, siya. Ah, bahala kayo. Yan na lang ho na iisip ko. Eh, hindi naman ho masama yun. Ay, kasi ayaw nilang tanggapin. May makilain mo, may batas na ayaw pa rin tanggapin. Kasi yung mukha nung ni inay, nung nanay na na-stroke, eh, mukhang walang pera, kaya ganun. Diyos ko po. Walang deposito, walang serbisyo. O, yun. Kaya nga, pasutin mo yung pasyente ng mga relo ng mga pekendos, mga diamante. Oh. Oh. Diyos. Pustahan tayo, magkakandara pa. Oh, sure, ma'am. Oh. Ano nararamdaman ninyo? Oh. Pasuotin mo ng Rolex dyan na sa... May nakita ko sa Divisoria. 25 pesos. Pasuotin mo. O, sa kaliwa, yung bracelet na golden. Yung tennis bracelet kung tawagin. My pati goodness. Anklet, bigyan mo. May mga bato. O, may hikaw din. Yung mga dangling na mga ganito kalilaki na bato. Yung pala, puwit ng baso. Ay, so, mabuti kung marunong tumingin si doktor at saka mga nurse kung fake yun o totoo. Tapos medyo pati ikaw, umasta ka na rin. Karang big time. Na dapat may mga nakasingsing ka rin. Para ko na nakapamewang at saka huwag kayong parang lalamya-lamya, bayan. Kailangan nakapamewang kayo. Doktor, eh, itong nanay ko, pakitingnan nga. Yung tipong siga. Maski nga pera mo sa pitaka, 100 na lang. O pinag-antay mo yun. Sabi mo sa tricycle, huwag mo pakita sa emergency room naka-tricycle. Well, sa gate pala, sabi mo, dyan ka na lang muna. Tapos ilakad mo na lang yung magulang mo, pasyente mo. Eh, saan ba nakaparada? Nakaparada yung Mercedes na yun sa labas. Eh... kasi wala nang parking. Pero naka-tricycle lang kayo. Eh ganun eh. Ngayon kailangan utakan mo itong mga diablo na ito sa hospital na ito. Bayan, oras natin 10:39. Diyan lamang ko kayo sa ating pagbabalik. Itong hinayupak na Valenzuela General Hospital, ha? Tatamaan kayo sa akin sa aming pagbabalik. Pwede bang tawagan yung complainant natin dyan? Oo. Kausapin ko nga yung... hindi, yung pasyente ho ngayon... ay salamat naman. Itong East Avenue talaga, napakaayos ito. East Avenue Medical Center, ha. Good job ho kayo dyan, ha. Good job, ha. Wala silang pinipili kahit saan ka galing, ha. Kahit sa Timbuktu ka nang galing, tatanggapin ka ng East Avenue. Alam mo ang sinabi ng East Avenue? Ma'am, pasensya na po. Wala ho kaming kwarto. Pero ilalagay po muna namin siya sa wheelchair, ma'am. Magdamag, may dextrose naman po. Pagkitaas, pag may bakante na po, tsaka namin ilalagay sa kwarto. Tinanggap. Ikaw, ay pumayag ang anak. Sige po, sige po. Nakita nung anak ng pasyente yung effort ng hospital. Ha? Ginawa ng paraan. Ma'am, wala po talaga kami. O kung may banig po kayo, ma'am, pwede po kayo maglatag dyan sa hallway. O yun sinabi. Eh makikita talaga. Eh kaso mo itong lintik na Valenzuela General Hospital na hindi pa nga nakita, naghihingalo yung pasyente. Potrages, wala kaming kama, ilipat ninyo. Nasa linya ng telepono itong si Mama Abby Ramos, yung kanyang ina na na-stroke noong Agosto. Well, siya na ho magkakwento. Tinanggihan ng Valenzuela General Hospital for the simple reason na wala ro silang kama. Anak ng baka, bakit hindi ninyo ba ang sinabi ro sa kanya, i-transfer nyo na yan. Hindi nyo muna in-stabilize yung kondisyon ng pasyente dahil na-stroke nga, ngiwi na nga yata ang bibig. Sus, Marie Josep. Mama Abby Ramos, magandang umaga po. Hello, magandang umaga po, Sir Erwin. Opo. Ah, pakikwento nga nung yung inay. Ilang taon na si inay? 58 years old po siya noon. Tapos 58? Po, okay. Anong araw ito? Anong na-stroke? Eh, diretso na tayo dun sa kwan. Yung kwento mo, yung sinugod na ninyo dahil anong pakiramdam ng inay mo? Ano yung kanyang kamay? Ano yun? Apo, bali nung first day po, August 2, so hinang-hina po siya. Tapos nung nakausap ko po si mama, hindi na po diretso yung pananalita niya. Tapos hindi niya magalaw yung paa niya at saka yung binti niya. And then, tumawag po ako ng rescue para isugod namin sa Valenzuela General Hospital. Unfortunately, pagdating po namin doon, hindi man lang tumatayo yung doktor. And then, after noon, yung mga ginagawa pa siya,
And then nung parang nakita niya na naghihintay kami along with the rescue people, sinabi niya na hindi daw matatanggap kasi daw puno, salado capacity yung hospital since ayun po. So parang... Pakiulit nga, nung dumating kayo doon, dala siya ng rescue... yung doktor, hindi man lang tumayo, hindi man lang tinignan yung mata niya, kumuha ng flashlight man lang, at least pakita ang tao man lang, o ako nara, blood pressure man niya. Walang ganon? Wala pong ganong nangyari, hindi siya nilapitan. Continuous lang po siya sa ginagawa niya. Anong ginagawa niya? Nasa table po siya, meron siyang mga entering na papers, may kausap po siyang dalawa, nurse, tapos... naghihintay ako... Pero at this point, yung nanay mo, nai-stroke na. Yes po, stroke na po talaga siya nung time na yun kasi aware naman po ako kung ano yung signs na stroke. Aware ako na signs na po yun, kaya po ako tumawag agad ng rescue. Thank you po dun sa rescue na dumating agad siya. In a matter of minutes lang nandun na sa bahay namin. And then binipi yung mama ko during the transportation, naka-oxygen din siya. Ayun, and then 210 po yung BP that time. 210? Jesus Maria Joseph. Yes. 200 time yung BP. Tapos hindi siya sinapita ng doktor. Nakikita ako ng doktor na nakatayo kami doon along with the rescue people na mag-transfer sana sa amin, supposedly. But then again, nung parang natapos siya sa ginagawa niya, siya kasi niya sinabi na, ay, hindi po namin matatanggap. Tapos puno na po kami dito. Ang sabi niya, hindi matatanggap dahil puno na sila. Hindi man lang siya kahit paano nagatubili na kunwari, kahit pakitang tao nilang tumayo, pinag-blood pressure. Kasi ang alam ko, may batas tayo, Miss Abby, na nagsasabi, pag dinala sa ospital mo, between life and death yung pasyente, kailangan kumilos sila, i-stabilize bago ilipat yung pasyente. Yes po, tama po yun. Nakausap ko rin po yung isang doktor kasi prior to doon, nasugod ko na rin si Mama weeks ago doon and na-assess kami mabuti. Pagdating namin doon, maayos naman. Time yung doktor na naka-duty that time, hindi man lang kami ilan si Kaso. Tapos binanggit po niya na stroke kasi yan eh. So by alam na po niya na stroke yun. So alam niya na stroke pero hindi man lang niya tinulungan? Yes po, alam niya na stroke, hindi man lang niya tinulungan. Tapos, so kami ang ginawa namin, sinakailat namin siya ng sasakyan and we're looking for hospital na pwedeng tumanggap. Unfortunately, Jose Reyes, hindi din, puno sila. So ang ginawa po namin, nagpunta kami ng East Avenue. Then from East Avenue, ang bilis ng response, sa harap pa lang, may doktor na agad na lumapit. Okay. Sabi mo yung East Avenue, bagamat wala silang kama, pero nakiusap yata sila sa'yo na... Kung pwede ba, ilagay lang muna sa wheelchair yung inay para pag nagkaroon na sila ng pwesto, ilalagay na sa kwarto. Yes po, at the same time po, kahit nandun pa lang kami sa wheelchair, or bali meron stretch bed muna si mama doon. Tapos after nun, ang ginawa tinansfer sa wheelchair kasi aalis na po yung rescue. Kinuhanan na nila agad, binigyan na nila agad kung ano yung mga kailangan gawin. CT scan, laboratories, and all na mga tests na needed. And then nagyon, nakita na ng doktor na meron yung bara sa utak. Miss Abby, yung linawin lang natin, ha, yung Valenzuela General Hospital na yan ay hindi pala under sa Office of the Mayor yan. Yan ay hospital ng Department of Health. Sabi po sa akin ng East Avenue, kung hindi daw sila under daw ng DOH, so definitely bawal silang tumanggi. So since sinasabi niyo po na under din siya ngayon ng DOH, so definitely bawal din pala dapat tumanggi. Bawal silang tumanggi sa pasyente, but kahit na private yan, kailangan i-stabilize muna yung lagay ng pasyente, hindi mo pwedeng palayasin. Ay, mali na kagad yun. Sige, gagawa tayo ng paraan, Miss Abby, para sa nanay mo, ha? Kung kailangan isara itong hinayupak na ospital na ito na buisit. Maraming salamat, Miss Abby Ramos. Good morning. Maraming salamat po, Sir Erwin. Maraming salamat po. Alam nyo, bawal ho talagang tumanggi. Ano itong mga tiga DOH? Nasa meeting sila lahat. Wala na isang doktor. Yung sa... Aba, ito, i-report natin na kay... nasa meeting din.
si Dr. Lyndon Lisoy, si Dr. si Yusek Tong An, nasa meeting din. Secretary Duque, nasa meeting sila lahat. Mm-hmm. Yung sa legal nila, nasa meeting din. Oo. Oh, bueno, bueno, balikan natin yan, ha? Balikan natin itong DOH na ito. Kung wala talaga, eh, siguro talagang wala. Gusto sumikat ng mga ito. Mayroong solusyon dito, eh. Pwede natin itawag ito. Itawag ito natin kay Secretary Bongo para malapit-lapit na lang kay Pangulo. Mm-hmm. Yung doktora na inireklamo po nila ay nagngangalang Doktora Mary Ann Manuel. Oh, yan. Mary Ann Manuel na nagsabi, ay puno na kami, ilipat nyo na lang sa iba. Mukhang hindi yata nagbabasa ng dyaryo itong hinayupak na doktora na ito. Magandang kutusan sa ulo eh. Sinabi na nga, nasa batas, Doktora Manuel, na kailangan ha, i-stabilize mo yung pasyente bago mo ilipat ng ibang ospital. Kailangan make sure na okay na yung pasyente. Hindi naman sinabing ilagay mo dyan, i-confine. Tinakbo nila dyan because kailangan may salba yung buhay. Pero mo 210, mabuti hindi pumutok yung ugat. Eh, 210 na yung dugo mo. Over 150. O ano pang gagawin mo? Eh, talaga puputok yung ugat mo. Ay, 210 na eh. Over 150. Yung 210, yun yung sa dugo na yun, sa mga ugat. Yung 150, yun yung sa heart. Hmm. Oh. Yung sa taas, yung para sa pangkalahatan, sa dugo. Yung kunwari over 150, over 80, yun yung para sa puso. Delikado rin yung sa yun ang pinakadelikado. Yung over ang bantay mo 100 kasi sa heart yun eh. Pero yung kunari yung umpisa yung 210 o 180, yun yung pwede pumutok ang mga ugat-ugat mo. Hmm. Eh 210 over 150. Ay saan ka pa? Ano ka robot? Ay hindi mo pwede ito. Kailangan para hindi na maulit ito. Kailangan itong doktor na ito matanggal. Maalis dyan dahil tamad. Sus Mariosep, kung pwede ba itong ganitong sistema? Sinabi na nga ang change. Meron ba tayo dyan? Ay, Doktora Ann Manuel, halika, babasahan kita, ha? Duduktrinahan kita. Ano, maghanap ka dyan na, kwan? Pastor. Pastor St. Felices. Hanapin mo dyan yung sinabi sa unang aklat ni Duterte, versikulo 21, talata 1-5. At ito ang nasasaad dyan, Doktora Ann Manuel. Change, if it is to be permanent and significant, must start with us and in us. Yan na sa unang aklat niya. Tapos, ha, lalo pa niya pinagtibayan sa ikalawang aklat niya. Oh, ito. Ay, may salamat talaga. Itong mamang ito, all the time. Dr. Eric Tayag ng Department of Health. Magandang umaga po, Doc. Erving, magandang umaga. Long time. Oo nga. Alam mo, nakita kita. Thank you. Ay, alam ko naman, wala. Busy ang lahat. Alam ko, ikaw busy rin. Pero sinabihan ko itong mga staff natin, tawagin si Dr. Tayag kasi kahit natutulog yan, eh, sasagot at sasagot. Nako, na-booking tuloy. Oo. Kahit tunog. Oo. Anyway. Ano yan? Paano ako makakatulong? Alam mo, Doc, itong irereklamo ko lang itong Valenzuela General Hospital under sa DOH pala ito. Hindi pala ito under sa Office of the Mayor. Hindi pala ito under sa Valenzuela City. Oo. Noong, noong August 2, around 5 p.m., merong isinugod na isang 58 years old na nanay dahil na-stroke. Oo, na-heart attack. Ang kanyang blood pressure ay 210 na. Okay, over 120 yata, over 150. Pagdating doon sa ospital, ang mga nagdala sa kanya ay yung Valenzuela Rescue. Eh, yung isang doktora na nagngangalang Doktora Mary Ann Manuel, na nakaupo lang sa lamesa at may kausap ng mga OJT yata yun, sinabi ro ng mga rescue, ma'am, na-i-stroke po yung pasyente.
Tinignan lang daw ni doktor si pasyente na nangingiwi na umingiwi na yung bunganga o bibig. Nako, kawawa naman. Oo, sabi raw ni doktora, umano, ay nako, ilipat nyo kaagad sa ibang ospital kasi wala kaming kwarto dito, wala kaming kama. Ang pinagkakataka po ng pamilya, Dok, di po ba may instruction, may batas tayo, i-stabilize muna ang pasyente bago i-transfer, Dok? Tama ka, Erwin. Hindi pwedeng ilipat yun. May binago na nga yan, sinama na yung mga buntis. So, hindi pwedeng ilipat hanggat hindi na i-stabilize. Oho, oho. Pero dito kay Doktora Manuel, ang sabi, bilisan nyo, ilipat nyo kaagad kasi wala kaming kama. So, mabuti na lang, Dok, medyo hindi masyado ganun katindi ang traffic. Nakarating yung pasyente sa East Avenue Medical Center. Sa East Avenue, tinanggap nila, pero sinabihan nila yung pasyente. And they really tried their best. Sabi ng East Avenue, ma'am, wala po kaming mga kama, pero pwede po ba, is it okay yung mama mo, ilagay lang po muna natin sa wheelchair, pero babantayan po namin dito sa emergency kasi wala po talagang kaming kama. Pero pag meron pong, may lalabas po bukas, doon namin siya ililipat sa charity ward. E pumayag po yung pamilya. Oh, dahil... Pasensya na sa kamag-anakang talaga kasi nalimutan. Naintindihan ko, Dok, pero ang inireklamo nila, Dok, hindi nila... ang kinabubwisit nila, okay. Yung East Avenue, natutuwa sila because they really nag-effort, Dok. Eh. Maski walang kama, tinanggap yung nanay nila, binantayan 24 hours na kahit nasa wheelchair lang. Pero itong Valenzuela, Jen, abay, Diyos ko po, ni tinignan, ni pakitan tapli, na slightan yung mga pupils o blood pressure, wala. Ang sagot, ilipat nyo kaagad yan sa ibang ospital. Kita mo naman yan, Dr. Tayag, sir. Oo, titingnan natin. Augusto yan, ano? Augusto. Opo, sir. Opo, Yusek. Ay, Asek. Ano pangalan ng doktor? Si Doktora Mary Ann Manuel. Mary Ann Manuel. Maraming salamat at binigyan mo itong mga mahalagang... Opo, at saka yung pasyente niya, Asek, si Maria Evelyn Ramos, 58 years old. Opo. Okay. Doktora Manuel at saka Evelyn Ramos. Opo, opo. Paalala po ito at salamat sa Erwin na itawag mo ito. Paalala rin po ito, hindi lamang sa Valenzuela General Hospital or Medical Center, kundi sa lahat ng ospital may batas ho tayo, bawal ho na nililipat yung pasyente na hindi po in-stabilize muna. Walang dahilan po na walang kwarto, wala kayong kakayahan. Kailangan ay bigyan muna ng medical attention po yung pasyente. Malungkot po yung nangyari, Erwin, at itatama yan. Ako, nakakalungkot yung nangyari at pararatingin po namin sa pamunuan para kung ano man yung kaukulang dapat ipataw po dun sa mga staff, hindi dapat po sa doktor, para na sa ganun hindi na maulit po yan. Opo. At yung mga kababayan natin umaasang matitingnan, lalo na sa Valenzuela po, ay talagang makakaasa ng magandang serbisyo. Opo. So, ako na po hinihingi ng paumanhin sa mga kamag-anakan bilang isang officer din ng Department of Health. Po. Erwin, I'm really sorry. At sana makalista si nanay at yung pamilya niya. Ah, na-stabilize na po ngayon. Actually, lalabas na po siya a few days from now na sa charity ward din, sir. Pero tuwan-tuwa po sila. Nagpapasalamat na yung mga ibang-iba raw talaga yung actuations ng East Avenue doon sa Valenzuela. Opo. Ibang-iba yung mga nurses, talagang chine-check up sila. Maski na sa charity ward sila, sir, ha? Alam na alam pambayad, pero yung mga nurses daw doon, doktor, kinakakala mo raw, feeling ni nanay, para siyang magbabayad, parang sinasabi niya sa anak niya, anak, may bayad ba ito? Sabi na anak, wala, ma. Alam nila na wala tayong pambayad, pero... Oo, pero napakagaling ng mga doktor natin at nurses dyan sa East Avenue, Dr. Tayag. Very good. Erwin, thank you. Sana magpatuloy ho kayo sa pagre-report ng dito. Sapagkat kailangan talaga namin ng mamatsyal para sa ganun, may tama namin.
Opo. Maraming salamat po, ha? Maraming salamat. Good morning po. Parating nyo na lang po. At kailangan siguro masuspindi ka agad sa lalong madaling panahon itong Dr. Manuel. Thank you, Dr. Eric Tayag ng DOH. Magandang umaga po. Kala nyo, ha? Hoy bayan, kung kayo may mga gahalintulad na mga problema, mga ospital na ganyan, ay i-text nyo po kami o itawag nyo po sa aming tanggapan, ha? Ang aming pong hotline is 410-6726, 410-6726. Bukas po ang aming tanggapan, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 3. Matatagpuan po kami sa number 58 Timog Avenue, Quezon City. At pwede nyo rin po i-text sa amin sa 0956-694-7764 o di kaya sa aming smart 0928-265-8796 or pwede nyo po kaming i-PM sa aming pong Facebook page, Erwin Tulfo Bayan, ha? Diyos ko po naman, hindi po pwede ito. Doktora Marian Manuel, makinig ka. Sa mga kaibigan, mga kaklase, kamag-anakan ni Doktora Manuel, alam ko nakikinig ho kayo. Iparating nyo kay Doktora Manuel, Dok, pasensya na, trabaho lang. Pero susubukan ko at gagawan ko ng paraan na masuspindi ka o kaya ay masibak ka. Hindi kailangan ng government hospital ang mga kagaya mong doktor na tamad, na tinitignan ng estado sa buhay ng isang pasyente o na hindi man lang gumagawa mag-effort. Ano ngayon kung walang kama? Bakit yung East Avenue nagawa niya ng paraan? Nilagay niya sa wheelchair muna yung pasyente. Ang sinasabi lang sa iyo, Dr. Manuel, ng batas, hindi mo pwedeng pag pumasok sa ospital mo, tumungtong, hindi mo pwedeng paalisin yan hanggat hindi mo na-stabilize, nakita ang problema. Aalamin mo muna kung anong problema, anong kailangan, immediate action ang kailangan, Dr. Marian Manuel. Saang universidad ka ba nag-aral na hinayupak ka? Ikahihiya ka ng eskwelahan mo. Ikahihiya ka. Sasabihin nila, wala kaming alumni na Doktora Marian Manuel na pulpul. Anak ka ng kamatis. May batas na nga na bawal ipalayasin ng pasyente. I-stabilize muna. Check-in mo muna, Doktora. Check-in! Kahit naman lang pakunwari na, Consuelo de Bobo, tignan mo yung eyelids na kung gumagalaw pa. Blood pressure, kahit na walang baterya yung blood pressure, magpakita ng tao ka man lang, nag-effort ka sanang hinayupak ka. Hindi. Dalhin mo sa ibang ospital na lang yan. Ano naman? Mabutit hindi nanay ko, kung nanay ko yon, ito mangyayari sa'yo. Pag sinabi nyo, ba't mo binaral, Erwin? Ay, may dalang shabu. Ay! Tapos hagisan ko na isang sachet. Oh, tragis. Sinong hindi magagalit? Nanay mo? Sasabihin mo, dalhin mo sa ibang ospital. Kahit sino naman nung siguro bayan eh. Kahit sino naman, nanay mo, dying. And then the doctor will say na, ay, lipat mo muna. Kasi wala kaming kama. Hindi yung kama ang inatupag namin. Kaya din nila sa ospital mo, para tignan mo, ma-stabilize, ma-check up niya agad yung nanay niya, yung pasyente. Hindi ko sinabi, i-compine mo dyan. Mukha pulpul kaya atang doktora ka eh. Akala ko ba pag mga doktor matalino? Pweh! Oras muna ito eh. Happy birthday muna. Happy 76th birthday, Rolando Bumatayo. Tatay po ni engineer. Happy birthday! Akala mo 76 pala si papa mo. Wow, pare! Kalahin mo, kaedad lang pala tayo, 46 ka lang para rin. Batang-bata pa ito. Pero mas bata sa atin si Salome eh. 33 lang ito eh. Lalo na si Ivy, 27. Ay, 21. Tuwan-tuwa naman si Salome. Oras natin bayan! Alas 11:05 na ng umaga. Sandali lang ha. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Ay, oras natin bayan sa buong kapuluan, Philippine Standard Time, alas 11:09 na po ng umaga ng Huwebes, ang 9 ng Agosto 2018. Ay, kahapon maraming nagpakasal pala, oh. Oh, kaliwat ka, has lahat na simbahan, may mga kinakasal. Kasi 8-8-8. August 8. Eh, yung August, di ba, 8 sa buwan, yung bilang.
So 0808 18. Ang dami. Mga sa kasal. As a matter of fact, dumaan ako doon sa isa kasi pasalamat lang. Napadaan ako, akala invited ako. Tuwan-tuwa naman yung mga pakakala ko. Uy, si Sir Erwin, na-late. Saan kayo sa bibisit? Bisita kaya siya ng bride o ng groom? Hey, guys, sabi ko hindi. Dumadalo ng sabi ko, nagdadasal lang. Naloko na. Tapos may nadaanan pa ako. Abay, kinakawayan ako. Inibitan ako sa... Pwede nga, marami nga nag-gatecrash kahapon sa mga hotel. Ang daming kasal doon sa isang hotel. Doon sa first floor may kasalan. Second floor may reception din sa kasalan. O pwede kang kumain doon eh. Magpanggap ka lang, magsuot ka lang ng mga brilyante. Pagaling mo sa ospital, suot mo ng mga brilyante. Mga mga pekendos. Okay, bayan, sa Sabado, abangan nyo po yung Tutok Erwin Tulfo Weekend. Meron naman po kami niya isang special report, bayan. Patungkol po ito sa war on drugs ng Pangulo. Mm-hmm. Di ba, kung laging nababalita ng mga mainstream media, yung mga human rights, civic rights, yung mga biktima, may mga litrato-litrato pa yung ilang mga dyaryo, yung mga napapatay ng pulis, na paiyak-iyak yung pamilya dahil napatay na yung... Yung amin naman ho, yung side naman ho ng pulis, papano na lamang? Meron doon yung pulis, yung hindi na po niya nakita yung kanyang anak na isinilang. Patay si PO1, hindi niya na nakita. Ngayon, yung bata is 1-year-old na. Buntis yung misis niya na mapatay yung pulis. Buntis. Yung isa naman, maraming namatay ho, marami hong namatay na pulis. Yung isa naman ho, inaasahan ng nanay niya na may sakit. Ngayon, hindi na malaman ng nanay kung sino ang aasahan. Ang tinatanggap ng nanay, pensyon. Pero aanhin daw ang pensyon, ala na yung anak niya. Kami ho, ibabalita ho namin yung other side naman. Yung mukha ng mga naiwan na mga pulis na namatay dahil sa war on drugs na ito. Yung kanilang sitwasyon, kukumustahin ho natin, ha? Anyway, bayan, dito muna tayo. Dalawang pulis sa Pasay City. Ito yung sinasabi rin ho natin eh. Tira ng tira ito mga kalaban ng mga EJK, kagagawa ng mga pulis. Hindi ho, ha? Hindi po pulis yung nag-EJK. Pulis nga yatang ini-EJK. Dalawang pulis, Pasay, sugatan. Matapos makainkwentro ang armadong lalaki na kanilang sinita, suspect, patay. Sa sinagawang manhunt operation ng pulisya, narito ang report. Sa masikip na bahaging ito ng isang bahay sa barangay 164 Malibay, Pasay City, nagtapos ang buhay ng isang lalaki matapos makainkwentro ang mga pulis ng Pasay City kagabi. Ayon sa pulisya, nagsasagawa ng oplansita ang mga miyembro ng Police Community Precinct 7 sa S. de Guzman Street nang mapansin nila ang dalawang kahinahinalang lalaki bandang alas 9 ng gabi. Nang lapitan daw ng mga pulis ang dalawang lalaki, bigla umanong bumunot ng barilang isa at pinaputukan ang mga pulis. While yung dalawang pulis natin, si PO1 Casañares sa PO1 Villanueva were conducting oplansita, nakita nila na merong dalawang tao na acting suspiciously at may nakapag-report kasi na merong baril yung isa. Tsaka may parang may bulk dito sa ano. So, in-approach nila to inspect them, yung dalawa. No? Pero upon approaching, bumunot ng baril yung suspect, si Samson, at pinaputukan kagad yung dalawa nating pulis. Gumanti naman ang putok ang isang pulis habang ang kasama ng suspect sinubukan naman daw agawin sa isang babaeng pulis ang kanyang baril. Matapos ang insidente, nakatakas ang isa sa suspect. Sugatan naman ang dalawang pulis na kinilalang sina PO1 Cristina Villanueva at PO1 Arman Cañizares at dinil agad sa ospital. Agad namang nagsagawa ng manhunt operation ang Pasay PNP sa tumakas na suspect. Sinundan umano nila ang bakas ng dugo mula sa suspect hanggang sa matunto nila ito sa isang bahay sa Cornejo Street, 300 metro ang layo sa pinangyarihan ng engkwentro. Nakatakas yung suspect, si Samson, at nakatakbo ng around 300 meters tapos nakapasok sa isang bahay. Kaya lang, na-trace ng follow-up yung policeman natin, immediately follow-up at sinumbong naman siya
ng mga tao dun sa pinagtaguan niya dun sa isang residence. Nung papasukin na ng pulis, nakita ng pulis na babatuhin ng granada kasi may dalang granada. Kaya napilitan yung pulis natin na paputukan na. Swerte namang nasa taas lang ng bahay ang pamilya nang pasukin sila ng suspect para sana doon magtago sa mga otoridad. Gulat kami, may nagkakagulo. Tapos, una sumilip yung bayaw ko sa kwarto namin. Sabi nila madami daw pulis. Hindi na lang kami bumaba. Natakot po kami. Nanginig ako kasi ang bunso ko, 3 buwan eh. Tapos yung anak ko na panganay, 9 years old, iyak nang iyak. Kinilala ang nasa wing suspect na si Edgardo Samson, habang ang kasama niya ay kinilalang si Mark Vincent Ocampo, anak mismo ni Samson. Yung tao raw ay nakulong. Si Ocampo ay nakulong noong 2016 sa Pasay City Jail because of drug pushing. So recently, nakalabas lang siya, siguro a few weeks or months ago. So nakalabas siya. So nasa listahan niya ng Pasay City Police na nasa high value target. Na-recover kay Samson ang isang granada habang pinaghahanap pa rin ang baril na kanyang ginamit sa mga pagpaputok sa mga pulis. Sugatan naman si Ocampo sa engkwentro at dinala na sa ospital. Hinahanda naman ng pulisya ang kasong frustrated homicide na ihahain sa suspect. Ang 2 pulis naman na nasugatan sa insidente nakatakdang gawaran ng parangal ng pulisya sa Camp Karingal. Erwin Tulfo, Radyo Pilipinas. Ay! Maiko! Ay, dagdagan mo yung kuan mask card. Isa lang yung binili mo kanina. Para kaya, kapitan, dagdagan mo na rin dito sa isa. Babalik ka doon. Hindi na bigyan mo ng 20 si Maiko. At ito, bayan, isang kapitan sa Pasay naman. At isang 25 anyos na lalaki sa Quezon City. Ay, parehong patay matapos targetin ng riding in tandem. Narito ang report. Nagulantang ang mga residente sa Barangay 28 Zone 4 sa Pasay City matapos pagbabarili ng riding in tandem ang kanilang kapitan na kinilalang si Jovi Decena bandang 7:30 kagabi. Nagkakapi lang daw sa may outpost ng barangay sa Villaruel Street si Decena nang paulanan ng bala ng mga suspect na nakasakay sa motorsiklo. Nagkakapi po siya. Dutusan po kami, natignan yung footbridge kung may mga naka-stamay pa po ron. Nung pagbalik ko po, wala po mga 15 minutos. Meron po lumapit sa aming harap po ng barangay outpost, hinto pong nakabutor. Bigla na lang po pinagbabaril po aming kapitan. 2 anggulo naman ang tinitignan ng pulisya sa motibo sa pagpatay kay Decena. I-consider natin yung political dahil yun nga, re-election siya ng barangay chairman. Although wala namang kalaban naman siya during the last barangay election, titignan din natin yung possibility ng connection ng ano, kasi yung kapatid pala ni barangay chairman ay napatay din last year. Posible rin daw na dahil sa droga ang pagpatay kay Kapitan, lalo't kasama siya sa drug watch list ng pulisya. Itong si Kapitan ay nung during ng lunch natin sa mga oplang tokhang, receive information for validation, kinatok na rin to si Kapitan. However, hindi siya nag-surrender at sinabi niya na hindi naman siya involved despite nagpadala na lang siya ng letter denying the allegation. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pagkakilanlan ng mga tumumba kay Kapitan Decena. Sa Quezon City naman, tinarget din ang riding in tandem ang isang lalaki sa Sampaguita Street, Barangay Payatas A, Quezon City kagabi. Kinilala ang biktima na si John Aaron Reynera, 25 anyos at isang logistics officer. Giit ng mga kaanak, wala silang naisip na dahilan para patayin si Reynera, lalo't wala raw itong nakaaway. 2 tama ng bala ang tumapo sa buhay ng biktima. Inaalam naman ng pulisya ang motibo sa krimen, gayon din ang grupo sa likod ng pagpatay kay Reynera. Erwin Tulfo, Radyo Pilipinas. Sige! Droga pa mor! Sinabi ho ng Pangulo yan, ha? Yung salita ni Pangulo sa 2 aklat niya, chapter 11, verse 15 to 17, yung sa SONA. This will be chilling effect. Sinabi niya, basa! The illegal drugs war will not be sidelined. Mm-hmm. Instead, okay. It will be as relentless and chilling
if you will. Yan nakasaada, nasusulat. Nasusulat po yan sa ikalawang aklat. At kanya pang pinagtibay yan sa ikatlong aklat sa chapter 13 versus verses 22 to 27. At ito ang kanyang sinabi. My campaign against drug will not stop. Malinaw. Ayaw niyong tumigil. Ayaw. Sige lang. Nakasaad yan. Nasusulat. Lahat yan. Nasusulat. Alright, bayan. Alas 11:20 ng umaga. Cambio muna tayo. Yung ombudsman po nagpadala na, ibinaba na yung suspension order kay Balayan Batangas Mayor Emmanuel Pronda. Pero yung vice mayor hindi makaupo-upo dahil hindi raw, wala raw dumarating na tiga DILG para ipanumpa, para pwede nang manumpa bilang mayor itong vice mayor. Nasa linya si Undersecretary Martin Dino ng DILG. Magandang umaga po, Yusek Dino, sir. Magandang umaga, Idol. At ayon, dagdagan ko lang, ayon ho doon sa kasulatan na binigay ni Pangulo Duterte. Opo. Kayong mga barangay captain, meron na lang kayo na 15 araw para isasubmit nyo ang inyong mga bada. Aha. Dahil kung hindi nyo isasubmit, kayo po ay uumpisa na namin na pailan ng kaso. Ay, nako. Oo, yung badak na ibibigay nila, isasubmit nila, kailangan functional. Hindi pangalan lang. Oo. Kung hindi badak na umaandar laban sa droga sa kanya-kanyang barangay. Kailan po yan? Kailan mag-expire? Kailan na dapat mag-expire at mag-sisibakin yung mga yang wala pang badak? Ito po katapusan. Katapusan ng Agosto. So maraming mga barangay officials sa masisibak sa trabaho. Papailan namin ang kaso yan at definitely maaari silang matanggal. Yusek, masisira yung kalakalan, yung negosyo pag naglagay ng badak. Wala na ho ang pakialam doon dahil unang-una, sila na ho ang magiging kalakal. Oo. Anyway, so, Yusek, medyo cambio muna tayo. Balikan ho natin yan tungkol sa badak. Dito muna tayo. Yusek, Dino, sir. Sa Balayan po, yung mayor nila doon, si Mayor Emmanuel Pronda, ay nasuspende for 9 months ng Office of the Ombudsman. Administrative po ito, relating doon po sa kaso ng panghahalay niya doon sa 14 years old na bata. So, ito po administrative lang naman. So, suspendido po siya for 9 months. Ang problema, yung vice mayor na magte-take over, hindi talaga makakilos ngayon dahil mga pasweldo, problema niya, pagpipirma-pirma. Dahil hindi pa siya nanunumpa, kapalit ni Mayor, dahil yung DILG natin missing in action, ayaw siyang puntahan doon. Paano ba ito, Yusek? Anyway, nandito lang po ako ngayon sa meeting namin dito ng mga barangay officials sa Pampanga. Papunta, pagkatapos po dito, didiretso po ako sa opisina para personal kong tanongin. Kasi po ang namamahala dyan ay si Undersecretary Panadero. Opo. Kasi siya po ang may hawak magmula konsihal, mayor, governor. Kaya po tatanungin natin at saka pwede na po makipag-coordinate kay RD, yung regional director ng Region 4A, na kung saan siya po ang namamahala, and of course the provincial director ng DILG ng dyan po. At ipapaalam po din agad kay Secretary Anyo yung tungkol dito po. Ay nako, maraming salamat kasi yun po ang problema at mga empleyado nangangamba, sir, baka yung kanilang payroll, sir, hindi mapirmahan dahil hindi rin makakilos basta-basta itong pumalit na vice mayor dahil hindi pa nga po nakapanumpa raw, Yusek. Yun nga po, sunod-sunod po yan na katatapos natin dun sa Olongga po, pero yung Olongga po naman nakakuha sila ng order sa court, tapos yun mong lipa. May order na din po doon at ngayon, eto namang Balayan. At ayaan niyo po, itong araw na to, pagbalik na pagdating ko, personal ko pong pupuntahan. Magkatabi lang kami ng opisina Undersecretary Panadero. Sir, balikan natin yung sa badak. So,
marami-rami ang ma-expect natin. Kasi nagtaka nga ako, sir. Parang nawala na yung badak na dati. Mainit yung panahon ninyo, di ba? Noong nga panahon natin, na ako yung reporter, ikaw yung chairman, talagang masigasig yung mga badak na yan. Ngayon, parang ala ka nang marinig na badak. Kasi po, kay election lang. So, nagpali tayo ng mga badak noong nakaraang administrasyon ng, okay, ng barangay. Mm. So, ngayon, tapos na yan. Mm. Na magmula nang umupo sila, noong July 1st, binigyan sila ng 2 buwan para i-submit nila, ayusin nila yung kanilang badak. Mm-hmm. Kaya lang po, pag hindi sila nakapag-submit, mm-hmm, itong katapusan, pasensyahan na lang po dahil magpapile na kami ng dereliction of duty o yung kapabayaan sa kanilang trabaho. Kasi dyan na po talagang ipapaila. Saka hindi po pwedeng magsasubmit sila, mm-hmm, ng pangalan lang. Kailangan functional. Mm-hmm. Kumikilos na bata dahil ito po yung panlaban natin against illegal drugs sa kanya-kanyang barangay. Sir, matanong ko na rin, USEC din nyo, hingin ko na rin po ang inyong opinion since pinag-uusapan natin itong drug war na ito, sir. Sinabi po ng Pangulo kahapon sa mga pulis ni, ng lahat po ng kapulisan, ha? Nasagot ko, ha? Nasa likod nyo ako. Huwag din yung pansinin yung mga kritiko ng mga drug war na yan, ha? Yung mga stupid, mga idiot na yan, ha? Huwag niyong pansinin. Sagot ko kayo. Basta yung ginawa ninyo, ginagawa ninyo, ang ginagawa ninyo, ang tungkulin nyo, ako ang bahala sa inyo. Ano po ang reaction nyo rito na sabi niya dito sa mga kritiko, huwag pakinggan, huwag pansinin, USEC? Totoo po yan. Yan din po ang kanyang bilin sa mga barangay captain. Opo. Lahat, kaya nga sabi niya ganun, lahat kayo ng mga barangay captain, pag lahat ng lalaban against illegal drugs, pag kayo kinasuhan, babakapan ko kayo, hindi kayo makukulong. Pag kayo idemanda, at ngayon, maliban yan, bibigyan, aarmasan ko kayo, bibigyan ko kayo. Ngayon, binanggit niya uli, inulit niya yan. Oh. Ang ibibigay niya, shotgun, dun sa mga barangay captain na lalaban against illegal drugs. Mm-hmm. Pero may kaduktong yon. Mm-hmm. Doon sa mga barangay captain na magpapabaya, mm, barangay official na magpapabaya, mm, hindi ako mangingiming suspendihin kayo, mm, idemanda kayo at ipakulong ko kayo. Dapat, maliwanag na maliwanag. Dapat yung hindi, yung mga kikilos laban sa droga, bigyan ng shotgun. Yung mga hindi naman, eh yun ang shotgunin. Oh, definitely, hindi makakaporma yung mga yan. Pero lalo na, apo, yung mga nasa drug watch list, aha, nakabantay tayo dyan. Oh. Hindi tayo papayag na. Kagaya yung balita namin, nabalitaan mo na ba yung kapitan ng Pasay, si Bisenyo ba yun? Ay patay kagabi, tinira ng riding in tandem. Eh yung pala, tinukhang na pala ng pulis yun, hindi pala nag-surrender. Tinanggi niya lang na may problema sila sa droga. O, di natukhang kagabi. Ay, na-riding in tandem kagabi. Yun na nga po eh. Tsaka ngayon, yung SK na nahuli, dapat yan. Doble ang parusa dyan. Oo. Ako nga, mumungkahi ko na pagka ikaw ay barangay official, oo, pag nahuli ka, tsaka napatunay may kasalanan ka, doble ang parusa sa'yo. Dahil unang-una, ginamit mo itong pamahalaan para mamayagpag ka sa walang yan. Sir, so, ano ho ang feeling? Eh, kasi nung panahon ninyo, kayo na-interview ko nung kayo chairman dyan, parang walang suporta sa Pangulo. Ngayon, anong pakiramdam ninyo ng mga barangay officials natin na suportado sila ng Pangulo when it comes to war on drugs? Ano kayang pakiramdam, sir, bilang barangay official na you knowing that the president is behind you? Eh, kaya nga po, nilagay ako dito. Alam niyo po, Idol, araw-araw nagtatanggal ako at saka nagsususpindi ng kapitan at kagawad. Araw-araw yan. Ngayon, ilalathala ko na yan. Na, sige nga. Na araw-araw. At ngayon din, definitely, sa Metro Manila, maraming magkakakasong kapitan at saka tesorero dahil dun sa campaign natin against corruption at saka against illegal drugs. Sa katapusan nitong buwan na to, lahat ng hindi magsasubmit ng mga badak nila, asahan nyo na eto na naman, katakot-takot ang sasampahan namin. Bigyan nyo ako ng listahan, sir, para ma-anunsyo natin yung parang graduation. Lalagyan natin ng music na parang ganito. O, eto ha. Eto ang mga sinampahan ng kaso ni USEC Martindinho. Barangay Captain So-and-so. Barangay Captain ganito-ganito, di ba? Para maganda, lagyan natin ng graduation song. Gawin natin yan. At saka ngayon po, uulitin ko, ang badak ngayon,
merong 100 points may system na tayo. Ah, okay. Kaya makikita namin kung sino ang mga kapitan na mga sumunod dun sa papakaran na kung saan functional. Mm-hmm. Dapat functional kasi kamukha ito. Sample lang ko na kayo. No. Lahat ng barangay sa buong Pilipinas maglalagay kayo ng rehab desk. Mm-hmm. Lahat ng barangay kasi lalapit sa inyo yung magulang na gustong iparehab ang anak. Siyempre, oo. So, yeah, warning na yan. Oo. Sabihan ko na ano. Mm-hmm. So, ito po yung isa sa gagawin natin. At saka ngayon po, barangay na ang hawak ng rehabilitation ng 1.2 million na surrendery sa buong Pilipinas. All right. Okay, maraming salamat po, Yusek Martin Dino. Magandang umaga po ng DILG. Maraming salamat po. I-rendin mo na dyan yung graduation song natin ulit para sa mga barangay official. Ito po ang mga nagsita po sa pagiging barangay chairman at kagawad. SK kagawad, SK chairman ay sumusunod. Tignan natin ang mga music na ganun. Chairman na so-and-so ng barangay ganito. Ang yan, sabay-sabay. Pagkatapos ng bagay ng pangalan, lagyan mo ng ganon. Effect. Yan. Chairman na Black and Blank. Kagawad so-and-so. Sabihin, bakit maraming bala? Eh, sobrang talamak na talaga si Kagawad. Anak ng baka. Pati, hindi lang siya buong tinitira. Pati etchas. Tinitira na. Pati kwan. Pandikit sa sapatos. Tinitira na. Pati glue. Pati, yung mga... Ay, Diyos ko po. Oras alas 11:31 na. Magbabalik pa po ang Tuto Carwin Tulfo. Philippine Standard Time, alas 11:35 na ng umaga. Nasa linya po si Secretary Harry Roque, ang tagapagsalita po ng Palasyo. Magandang umaga, Secretary Roque, sir. Magandang umaga, paring Erwin, at magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Sir, two things. Una po, unahin ko na po itong, actually tatlo ito. Yung sinabi po ng Pangulo sa mga police, may mukhang talagang moral booster ho ito. Huwag pansinin yung mga kritiko ng gobyerno, kritiko ng drug war. Sagot ko kayo, ha? Sabi niya, akong bahala. Pag ginagawa ninyo ang inyong tungkulin, ay nasa likod niyo ako, sir. Tama naman po ang yan po talaga mensahe ng presidente. Basta tama ang ginagawa, suporta talaga ang presidente. Bahala na, magpapakulong pa si presidente para sa kanila. Pero at the same time, yung isang araw naman, pinapunta niya sa Malacanang yung mga tiwaling mga pulis. Correct. Sabi niya, papatayin ko kayo. No? Mm-hmm. Dahil walang lugar sa serbisyo. Sa kapulisan, ang katungkulan ay magpatupad ng batas, ang mga lumalabag ng batas. No? Mm. So, malinaw po ang posisyon ng presidente. Gawin ang katungkulan, suportado ko kayo. Labagin niyo ang batas, papatayin ko kayo. Sir, isa pa ho. 73% ng mga adult Filipinos aprobado raw ang national ID system na pinirmahan na po ng Pangulo noong Lunes. Ano po ang... Go ahead, sir. Ano po ang reaction po rito ng Palasyo? Yung ano po, hindi ko po narinig. Sa SWS po, sa SWS survey, sinasabi 73% ng mga Pinoy aprobado ang National ID System Law na pinirmahan po ng Pangulo noong Lunes. Well, nakakagalak po yung suportang yan, no? Dahil meron pa rin mga pumupula dyan sa National ID System Law na yan. Pero patunay po yung survey na yan na suportado talaga ng napakaraming kababayan natin ito ng national ID system. At ang presidente naman ay nagbigay po ng pangako na hindi gaya ng naunang national ID na nasa nadeklarang labag sa talikang batas sa panahon ni FBR, eh napakadami na pong safeguards ngayon, no, na pangangalagaan ng gobyerno ang mga datos ng taong bayan dahil meron na tayong batas, National Privacy Act, at inulit po yung provision ng batas dito mismo sa national ID system law. At panghuli na lamang, sir, na-inform na po ba ang Pangulo? Kasi kahapon, nang humarap si Secretary Dominguez at Secretary Pernia sa Senado, mukhang may sinasabi ho sila na mukhang magkakaproblema kung hindi kaagad masusolusyonan
itong federalism natin pagdating po sa economics dahil mukhang sinasabi nila baka bumaba yung ating credit standing, yung build program sa Pangulo, maapektuhan kung hindi talaga mabibigyan kaagad ng pansin sa federalism itong problemang ito, Secretary Harris, sir. Well, yan po ang dahilan kung bakit sinasabi ng Presidente kinakailangan seryoso ang pag-uusap pagdating dito sa charter change. Opo. At kaya naman po ang katungkulan naman po para talagang salain kung ano itong mga revisions na mangyayari sa talikang batas, sa ating mga mambabatas pa rin. Mm-hmm. At inaasahan po natin na lahat po kung baka ang busot ay mapaplan siya ng Kongreso bago po natin idala sa taong bayan itong charter change. Secretary Harry Roque, maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Sec. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Alright, 11:38 ng umaga. Dire-diretso ho tayo. At tinatawagan ho natin na yung PNP. Ito po ay patungkol doon sa... Oh, ready na ba yan? Dito yun. Nakakita mo yun. Press conference. Kala pa. Wala pala, kuryente. tinatawagan po namin ang PNP at bibigyan daw ng parangal yung dalawang pulis na nasugatan kagabi, yung babae at saka yung one na nakabarilan ng mga suspect na, oy Maiko, dagdagan mo yung maskad kasi isa lang yung kay chairman lang, yung sa doon sa nanlaban sa pulis. Hindi natin nabilihan. Bilihan mo naman. Ano, naubos na. Eh, gumawa ka nalang, pumunta ka sa bookstore. Pumunta ka doon. Anong death anniversary? Eh, pag yung nakalagay doon na wala ko na maglalagay ng wording, ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa iyong pamilya dahil nanlaban ka. Nabawasan po ng tao sa mundo. So, malangit daw ang iyong kaloy. Ako na bahalang sumulat. Bumili ka na rin ng magandang pentel pen. Ay, kung wala nang mascard. Oh, pwede na 'yon. Tapos padala ka na, padala mo na ng kandila. Da? Ano na naman pati sisiw? Hindi natin lalagyan ng sisiw yung mga sisiw pag naghanap ng hustisya. Yung kapitan. Oy, paano natin hahanapin yung riding in tandem? Ha? Manok na lang siguro pagkatapos pag nailibing na, pwede nang ihawin. Hindi na uso yung sisiw. Oras natin sa buong kapulaan, alas 11:40. Ha? Ito. O yan. Nasa linya ng aming telepono, itong ika nga, flavor of the month, flavor of the year na siguro ito. Ang hepe po ng National Capital Regional Command, si Chief Superintendent Guillermo Ilyasar. Kailan kayo magiging director ito? Magandang umaga po, General Ilyasar, sir. Yes, good morning, Erwin. At gano'n din po sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Ay, paki-congratulate po kami doon sa mga polis yung nakipag-bari lang kagami, pati yung babae talagang pinapakita lamang itong lisyos na totoo talagang may inkwentro, sir. Hindi ito gawa-gawa, hindi ito EJK tulad na sinasabi ng mga kalaban dahil may mga polis na nasusugatan. Pwede ba yung babaeng polis eh, barilin niya ang sarili niya, magpabaril siya? Entonces, talagang nangyayari, pag sinabi nanlaban, nag-inkwentro, talagang may inkwentro, General Ilyasar. Tama yun, Erwin. Actually, itong dalawang ito ay mag-aagargo pa ng surgical operation. I think bukas yata o sa Sabado. Pero ngayon naman, ay ligtas na sila sa kapangyarihan. No, anong tama nila, sa sir? Saan sila tinamaan? Yung babae? Saan tinamaan yung pulis? Yung, ang pagkakalam ko po, isa sa hita eh. Isa sa hita, isa dun sa kanyang katawan. Actually, ngayon pong after lunch, in-invite ko po ang ating chief PNP para puntahan namin sa hospital para sila po ay awardan ng... medalya ng sugatang magiting. Aha. Yun po, yung wounded personal medal. Pumunta po namin sila mamaya. Oo. Alright. Sir, mahingi na rin ang inyong opinion yung patungkol sa sinabi po ng Pangulo. Mukhang moral booster ho ito sa inyo na ignore critics of drug war. Never mind those idiots. Ha? Nasa likod nyo ako. Hindi kayo makukulong as long as you're doing your job. Mukhang moral booster po ito, General. After pagalitan niya yung 100 pulis na mga loko-loko, ay ngayon naman sinasabi niya, nasa likod nyo ako. Tama kayo, okay. Mahal ng Pangulo nga talaga ang pulis. Naku, totoo po yan. Actually, coming from the President na talagang very supportive sa ating ginagawa.
sinasabi nga po natin Chief Enfield, Jal Bayalte, isang kayo makakakita ng ganitong commander-in-chief. Pero stricto din, pag nagkamali ka, parang tatay, may tama ka rin pag nagkamali ka. Kaya nga po yung policy ng ating PNP is we will punish the bad, but we will reward the good. Mm-hmm. At yung sinabi po niya na talagang supportado tayo natin, Pangulo, basta gawin namin yung aming trabaho. Mm-hmm. And sa aming trabaho po kasi siyempre, eh yun yung pagsunod sa rule of law. Uh-huh. At yun sa protection of human rights. Kaya nga, tama, Erwin, sinabi mo kanina, yung kaninang insidente kahapon, eh yun ang papatunay na talaga namang ang pulis natin, pag tayo po ay mamalasin, eh pwedeng mamatay eh. Tama, pwedeng mamatay at pwedeng masugatan. Mm-mm. Actually, ako ngayon, Erwin, nandito ako ngayon sa PCPD. Uh-huh. I just gave award sa apat na pulis. Oo. Oh, bravery and courage. Oo. Opo, opo. Alam niyo po kasi, eh ito yung pagkakataon na, alam niyo, di ba, yung, kaya napaka-special itong, itong ating pagharap natin dito sa mga pulis nito kasi ang aming binibigyan ng award ay mga PO1. Oo. Dahil sa mga pagkakataon na mga nakaraang araw ay puro PO1 yung involved sa kalokohan, illegal activities. Oo. Ito naman po napapakita na marami tayong PO1 din naman na oo, talagang gumagawa ng tama at we would like to recognize them para magsilbi silang ehemplo at na motivation sa iba ring mga PO1 sa ating organization. Alam mo ho, eh, tama lang yan sir, to boost their morale kasi alam nyo, sa parang isa tayo sa mga bansa na yung mga pulis natin pagpasok kailangan ay may mga college degree, hindi kagaya sa Estados Unidos, high school graduate lang, okay, basta dati kang militar, pwede ka na maging pulis, pero dito, kailangan talagang may degree ka, may profession ka, kaya ganun na lamang din siguro talaga na yung professionalism, ika nga, General Eleazar, sir. Tama po yun. At ang gusto natin mangyari po is itong mga mabubuting pulis, eh makahawa ng iba. Alam nyo, kagaya mo, Erwin, sa iyong programa, ikaw nakilala kita na talagang grabe na pagtutok sa mga pulis na tiwali uh-huh na nilalantad natin. Pero uh-huh, yan naman ay kukunti lang compared sa 100,000. Uh-huh. Kaya nga po, doon sa mas nakakarami na gumagawa ng tama, even though ang paggawa ng tama is normal. Yun ang mm-hmm dapat ginagawa kaya hindi napapansin. Kaya natutusukan natin yung paggawa ng mali. Pero sinasabi nga na po natin na we should reward the good at yun po yung gusto pinakikita ng ating PNP leadership. Aha, aha. So ngayon sir, dati kasi may mga kamag-anak pa ako ng police dati na nag-retire na lang. Pag maski na ako na may inaaresto sila, nalaba, nabaril nila, eh yung nakipagbarilan sa kanila eh may pera. Yung pulis pa nakukulong. Pero ngayon, ho, yata, sagot yata ng palasyo yung legal, ika nga yung mga attorney ng mga pulis na ito na nakikipagbarilan while in the in line of duty. Kaya daw po noon, yung pulis na sasakta na papatay dahil nagdadalawang isip. Pero ngayon, alam nila na nasa likod yung Pangulo, bibigyan sila ng mga abogado para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Apo, nireiterate po yan ang ating Pangulo. Kung di ako nagkakamali sa command conference namin at saka kahapon din yata po during the hour police service anniversary na nang pagbibigay po sila ng mga abogado sa ating kapulisan at kung hindi naman eh kahit paano kung meron kami abogado eh tutulong sila para po doon sa kaunting panggastos para sa ating pulis. Well, anyway sir, muli congratulations sa talagang mukhang nararamdaman na po ng mga kababayan natin itong sinabi po ng Pangulo na chilling effect yung war on drugs. Abay mukhang nararamdaman dahil talagang walang puknat itong ginagawa ng hindi lang ng PNP pati PDEA na rin ha. Let's give them a hand also. Talagang round of applause sa ginagawa ng pareho ng PDEA and PNP na ikang masugpo itong droga sa ating bayan. Opo, salamat po. Tatasahan po ng ating mga kababayan sa Erwin na yung pong award na binigay sa amin sa gabi at kahapon ng ating Pangulo po sa NCRP. Ito po ay magsisilbing inspirasyon, motivation para sa amin ituloy ang aming trabaho. Ito po ay binabalik po sa 30,000 personnel ng NCRPO supervised by the 5 DC directors and 38 chiefs of police and station commanders at ating pumpugsigo. Maraming salamat po, Chief Superintendent Guillermo Eleazar, NCRPO Commander. Magandang umaga, mabuhay po ang ating kapulisan, sir. Yes, apo. Maraming salamat po. Dapat lamang talagang suportahan din ho. Ay, hindi naman ho lahat na mga yung 100 na yun, baka akala nyo marami na. 150,000 ho ang pulis natin eh.
So ala pa hong 1% yan. Kasi ang 1% ng 150,000 eh, dapat eh 1,005. Eh 100 lang yan. So 0.00 kuan ho yan, 6. Oy, ganun ho yan, kakakonti. So pero mayroon din ho namang mga matitinong mga police din ho natin. Let's face that. Anyway, nako, alas 11:48 na, bayan. Sandali lang, mayroon pa ba tayong break dyan? Ay, dire-diretso na ho tayo, ha? Eh, dito muna tayo sa mga ikang text messages mula sa mga kababayan natin. Sa 0956-694-7764 at 0928-265-8796 para sa Smart. Magandang umaga, Sir Erwin. Advance, maligayang happy birthday po sa inyo. Ay, salamat. Oo, salamat. Good day, Mr. Erwin Tulbo. Pabor, favor po, patulong po sana sa aming mga World War II veteran. Nako, tungkol sa panukalang batas na inilalapit namin sa PBAW, approved na daw po sa Congress, nasa Senado na daw po, at si Senador Hunasan may hawak. Favor po, Mr. Tulbo, sana po bago mag-file ng candidacy mga senator, pakipalo up po kung ano na ang status. Maraming salamat, World War II veterans. God bless. Ay, Maiko, tignan nga ito. Patawagan ka na Cheryl mamaya yung Senado. Idol, good day. Sana ay makasuhan at makulong yung mayor na yan. Pabaunan natin ang isang timbang oil 68 para ready wet packs niya sa kulungan. Rameses, Rameses ng Dasma. Rameses, walang suspindido, hindi naman sinabing kulong. Nasuspindi. Ala pa yung desisyon ng kuan, yung sa rape. Grave abuse lang muna, kaya suspindido siya ng 9 months. Magandang umaga, Idol. Pag natuloy ang federalism, malulugi sa budget ang Luzon kasi masyado nang populated ang Manila. Di guys, sa Visayas at Mindanao, konti lang tao. Correct. Ganon din po itong doktor dito sa Health Center Unit 7 ng Pandayan, Mikawayan City, na si Doktora palakad-lakad lang na naninigarilyo. Ha? May loko, no? Good day, Sir Erwin. Ako po si Marlene. Nais ko po makahingin tulong sa inyo kasi, nako, patay ng tatay ko, patay na po lolo ko. Ang natira, mga auntie ko, kapatid ng tatay ko, ayaw bigay parte ng tatay namin sa lupa. Sana matulungan mo ako. Sige po, tatawagan ka po ng aming staff. Ano po? Idol, nakapanggigigil yung doktor na yan. Dapat matanggalan ng lisensya yung hinayupak na yan. Oo nga eh. Good morning, sir. Yung extraordinary na agency manpower, di pa nanguhulog ng mga SSS. Ay, ito. Follow up itong sa lupa daw. Patawagan. Yung pinakauna. Sir, good day. Nag-doktor-doktoran na. Bobo yan, mukhang gahaman ang pagkatao niyan. Ines Santos. Paano na yung mga sa totoo lang, Sir Erwin? Wala ka ng press episode sa... Ay, sa kwan, sa Sabado, doon sa Tutok Erwin Tulfo. Meron ho tayo, abangan ho ninyo. Alas 5 po ng hapon, Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. Yan po yung mga special report ho natin. Bueno! Ay, nako, maraming salamat. God is good all the time. Pasalamatan na natin ang poong may kapal sa mga biyaya natin. Ako po si Erwin Tulfo. Kita-kits mo tayo sa Lunes. Maraming salamat. Bayan! Thank you. Marcos, Pilipinas update. Straight from